Behold, for peace I have great bitterness, that thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption. For thou hast cast all my sins behind thy back. For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee, they that go down into the pit cannot hope for thy truth. The living, he shall praise thee, as I do this day. The Father to the children shall make known their truth. The Lord was ready to save me, therefore we will sing my songs to the string instruments all the days of our life in the house of the Lord. Sabai, Hezekiah also had said, that is the sign that I shall go up the house of the Lord. Let's pray. Lord, ang salamat po, Lord. I pray na may pong pala sa bawat isa sa aming pag-aaral, Panginoon. Kaya mula natin. Jesus, let me pray. Amen. Okay, pakibantayan po yung bata. Okay naman, di naman nagalaw. Okay, magandang umaga po sa lahat. Happy New Year. God. Blessed New Year sa bawat isa. Amen. May wala lang pero may halos kumpleto rin tayo. No? Salamat dito kayo at may kape na ba kayo? Ako may kape ako. So, actually, maghaba ito na hanggang ano tayo mamaya, hanggang hapon na po ito. Topic po natin, ang title po nito is Celebrate the Lord. Celebrate the Lord. Ano ba yung celebrate? Di ba, verb yan eh. Ibig sabihin, ano yung sabihin celebrate? Isa-isa natin yan. Okay, ang subtitle nito, Holidays and Holidays. Okay, kasi yun yung, hindi ko natapos last week. Kahit maghapon na rin tayo, may mga hindi tayo na-touch sa lawa kasi nung ano, no? Topic din, so Christmas, wars, last week. Pero ngayon, parang continuation to. Pero this time naman, lalatin na natin. Okay, lahat ng holidays, saan ang galing niya, para saan yan, ba't iba, nag-celebrate, ba't iba, hindi, paano, paano yung tama, paano yung mali, ano yung papabayaan lang natin, ano yung sakya natin, okay? Yan tayo, Lens. Title nito, Celebrate the Lord, subtitle, Holidays and Holidays. Balikan ko na lang po yung topic din natin last time pa, naalala niyo sa Thanksgiving. Seminar na sa isip ko. Yung ating fellowship, year-end fellowship. At ang ating inisa-isa rin doon yung mga different types of offering. So, pero this time naman, yung different types of feast na, ano po yan, binanggit yan hanggang Exodus hanggang Numbers. Pero dito po yan sa Leviticus 23, sinummarize. Okay? So, di ko na isa-isa yun to, pero sabi dito, speak unto the children of Israel, say unto them concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocation, even these are my feasts. So, pansinin natin dito, kasi ang ganda kanina Sunday school, may nagtanong, ano ba yung mga pesta na yan? Okay ba yan? So, naisip ko agad, may nasakto dito ah. Kasi ang piyesta po, kaya yung iba, kanya-kanya ng piyesta, yung mga Muslim, nakikisa kayo din. Nagdi-demand sila na mayroon silang piyesta, mayroon silang holiday, di ba? Of course, ang joke of the year is yung Baptist Day. Okay? So, sa halip na tayo yung last na mag-ask niyan, tayo pa yung patawin. No? Anyway. Saan ba ako? So, yan. So, pansinin natin, sabi niya, Feast of the Lord. Sabi niya, my feast. Importante po yan kasi, hindi tayo nagkakasiyahan lang para dahil gusto lang natin. Doon iba, ganun eh. Magkasiyahan tayo, yung napanggit natin last week, sa Christmas. Yung iba, gusto makisaya, pero hindi naman niniwala kay Jesus. And therefore, kaya ginawa nilang, ano yan, pinaghalo yung pagan practices. Okay? Para lahat, inclusive sila. Parang ganun. So, kasi pinilit nila yung mga hindi naman Kristiyano, naman Kristiyano. Ginawa lang state religion, yung Catholic, ganyan. So, kaya, para ma-please naman yung mga hindi talaga totoong naniniwala kay Jesus, hindi inaghalo-halo nila yung mga practices at mga pista at mga holiday nila. Yeah, pero makikita dito, yung mga feast sa Bible, maganda yan, pero yan ay feast of the Lord. Okay, yung gusto kong bigyan ng
highlight dito. So marami po dito, una po of course yung Passover, then next sa Passover, the next week is yung natawag the Feast of the Unleavened Bread. Okay? And then another week may hindi natin naaralin ito lahat kasi hindi natin halos tuwi na ano eh. Pag lumalalim na tayo, tinatakil natin itong mga feast nila kasi marami dito po hindi na applicable sa atin. Walang commandment na ano pa natin yan, i-celebrate. Okay? Yan ang pinakatapos natin ngayon, celebrate. So, pag wala sinabi, at yung iba nga doon, tinupad na ni Jesus, katulad ng lahat po actually yun, yung mga naunang tinatawag na spring feast, yung mga from March-April po yung first month nila eh. Tatapat sa atin yan. So, spring and then, ano ba yun? Anong katapos ng spring? Autumn. And then, winter na. Fall muna. And then, winter. Tama. So, yung next is yung mga fall feast na tinatawag. Sabihin, dito la after about 6 months, may mga feast na naman sila. So, lahat po yun ay actually, yung spring feast ay natupad na kay Jesus. Passover, unleavened bread, siya yung bread of life, siya yung Passover natin. Ito na pa isa. Kalimutan ko tuloy. Kalimutan ko ah. Basta natupad na sa kanila. Yung first fruit. Yan. First fruit. Ibig sabihin, muling pagkabuhay. Siya yung tinatawag sa Bible na first fruit of first fruit of the resurrection. Okay, lahat tayo may resurrect, lahat ng anak ng Diyos, pero nauna na si Jesus. And later, mautupad naman yung Feast of Trumpets, and then, umutang ko iba. Trumpet, yan sa, ano yan, sa end times. Okay? And then yung harvest, umutang ko. Style. Basta hindi pala matutupad after ng end times, ang 7 years, yung Feast of Booths naman, yung tents. Yun yung mangyayari ngayon sa millennium. Okay, so again, kaya hindi na to tayo, nineselebrate natin itong mga to. Kasi kay Jesus, natupad na lahat ng mga Feast of the Lord. So, gusto lang sabihin nyo, kasi dyan actually kinuha po yung, define natin ibig sabihin ng holiday. Okay? So, pag tinignan natin sa dictionary yan, nasa bilang doon, syempre, mga araw kung saan, yan dito, holiday, an important holiday, a day in which one is exempt from work. So, walang pasok. Pero actually, yung walang pasok, ang nauna dyan, ngayon nauna pa dyan, di ba? So, bakit walang pasok? Kasi holiday. Bakit holiday? Kasi dineclare ng gobyerno na regular holiday or special holiday. Pero bakit nga may holiday? Kasi may nangyari, importante sa araw na yan, na inaalala natin. Eh, bakit natin inaalala? Kasi importante yan. So, nag-define ngayon yan, depending kung anong holiday, anong alam nyong holiday, anong alam nyong holiday na hindi importante at talagang mali. Kunwari, yung mga June Pride, di ba? Well, ano yun, obviously, kabaldumal yun, walang kwenta yun. Inagawa lang nila yung patanggapin natin sila kahit sila katanggap-tanggap. Kahit pilitin tayo, ayun naman natin. Kaya iba kasi naluloko eh. Kaya gumawa sila ng ganyan-ganyan, dito yun. Nag-purpose sila, dinesign nila, tapos re-celebrate nila. And then, may pasok pa naman. Pero kung malakas sa gobyerno yan, hindi natin alam. Okay? Ano ba? Yung sabi kanina, Valentine's Day. So, nag-umpumbisa, may kwento yung Catholic dyan. Kaya siya nagsulat si pare, ganyan-ganyan. Pero hindi naman yan public holiday at non-working day. Mas importante pa yung mga non-working day. Kasi nga, parang halos pinipilit na tayong i-commemorate kasi wala ka nang pasok eh. Hindi mo pa i-commemorate. Pero yung mga tao, hindi mo pwede pilitin. Intindihan? So, galing ang holiday, may importanteng bagay muna na may nag-set niyan. And then, susundin natin gusto natin. So again, yung mga tayo, kailan lang, may Christmas Day, okay, may New Year's Day, walang pasok, salamat. Kailan lang din, ano pa yung yan, last day of the, ginawa na ng holiday. And then, 30 is Rizal Day. So bakit kinikin mo sa Rizal? Kesyo, bayani siya, nanginig ba? Importante sa atin, para hindi natin makalimutan.
na maging bayani din tayo, dapat tayo ay gumawa ng mabuti. Parang gano'n, kaya si Rizal, ganyan. So, in a way, importante. Pero Pilipinas lang kasi hindi naman siya kinukuha sa ibang bansa. So, sa atin lang yun. Napansin niyo yung pagkakaiba? Yung ibang holiday, global. Yung iba is local. Meron pang local regional dito na mga holiday. Mga Pasig Day, mga Manila Day. San Mateo Day, wala. Ano. Hindi natin naisip pa yun. Rizal Day, meron po. Pero working ba? Non-working. Sa Rizal lang. Okay. And then, dito, vacation, holiday. Yun nga, kasi dito na yun eh. Pero, tingnan natin yung pinanggalingan talaga niyan. So, yung mga Independence Day, sa atin, di ba? Kaya ng Independence Day natin? June 12, sa US kasi nalagay dito, July 4. Sense 1. History and Etymology. Haligdeg. Parang dito inaasahan ko. Pero alam ko, holiday yan. Diyan nag-umpisa yan. Hindi naman yan kakaiba. Holiday. Paano nagkaroon ng holiday? Yan na yan. Pala, halig which is holy. Ngayon, sorry, nagkakita. And then daeg or deg is day. So, nanggaling pala yung holiday sa holiday. O, sino kaya nagpa-umpisa ng holy? Tingnan mo sa Bible. Okay? So, banggitin ko lang yung tinatawag sa dyan kasi may tinawag na high day, holiday din yun. Or high day, holiday din yun. Tingnan nyo kung ilan ang holiday dito. Marami. Either holiday, sanctified day, ganyan. Holy convocation, banal. Okay, may araw na set aside. Okay, Sabbath day, keep it holy. Maraming day na dinesignate as holy. So, again, yung Sabbath. So, ito, specific sinabi yung Sabbath day is holiday. Okay? Holy convocation. Pag convocation po, nag-meet sila. Marami sila. Mag-sama-sama sila. Familiar ba yun? Di ba ganyan din yung mga, ano? Again, yung mga yung may impluensya yan sa gobyerno, di ba? Naalala ko lang tuloy yung, ano, kasi nga, nagtatalo yung pula tsaka yung dilaw, di ba? Alam nyo naman yan, eh. So, yung makadilaw, syempre, special sa kanila yung Ninoy Aquino, yung mga pula, galit dun. So, pag hindi nila sinuportahan, hindi sila pupunta. Pag supportado mo yung holiday, pupunta ka. Supportahan mo either by money, kung ano man yan. So, ganun po ang holiday, actually. So, may nag-meet doon para i-commemorate yung araw na yon. So, may magandang example, mga Heroes Day. Okay? Though, again, madalas nga, yung iba sa atin, kung ano lang ginagawa. Kasi nga, hindi importante sa atin. Pero, hindi dapat ganun. Depende nga kung ano yung holiday. Ang gusto ko lang sabihin po dito, yan, paulit-ulit po yan, walang duda po na nag-umpisa ng holiday ang Panginoon. Amen? Siyang original niyan, ang gusto ko sabihin po dito. At napakaraming bagay po actually sa mundo, original ang Panginoon, tapos ginaya lang ng kung sino-sino. Katulad niya ng holiday, eh kung holiday pala yan, ang Diyos ang nag-umpisa niyan, di ba? Sabat, walang pasok, di ba? Rest yun. So, hindi tayo dapat magpasalamat kung kanino, especially sa Diyos, dapat tayong magpasalamat. Tindihan niyo ba yun? And then, kaya ang objective pala natin that the brethren may celebrate correctly the right person and occasion. So, yun na. So, introduction pa rin tayo. So, naintindihan nyo ng holiday, nanggaling sa word na holiday, which is, specifically, sa Bible, ang Diyos ang nagtalaga. Walang pasok. Nakita nyo ba yung kanina? Di natin binasa itong 23, no? Pero sabi dyan, and you shall do no work in that the same day. Paulit-ulit po yan. Walang magtatrabaho muna. Importante yung trabaho. Punta natin kumita ng pera. Sandali lang. May break. Diba? So yung mas importanteng bagay pa, bukod sa rest, inaalala natin dapat ang Panginoon. Nagpapasalamat tayo. Kaya po, lalo ngayon, di ba Sunday, di natin papasok mamaya. Unahin ko na. Kaya pag Sunday, no, hindi dahil sa sun, ha? Okay? First day of the week, the Lord's Day. So, lagi mo isipin bago ka magmintes. Unless yun nga, mga bata na pinagbawalan. Okay? Sundin nyo lang yung magulang nyo habang dyan kayo. Okay? Pero pag yan, katanda ka na ni EG, diba?
Nag-uumpisa ng pamilya yan eh. Ano yung pa-prioritize mo sa buhay mo? Ang Panginoon kasi siya nagbigay lahat at siya ang dapat mapupurihan sa buhay mo. Mabalik pa tayo dyan. Pero yun ang pinakaano natin. Importante yan. At walang trabaho muna. Yun ang gusto sabihin ko doon. Importante sa iyo yan. Pero unahin mo ang Panginoon. Kailangan mo rin yan actually. And then, ngayon naman, napunta na tayo. Kalatapos na lang Christmas. Okay? Then, New Year ngayon. Yan. And then, nag-uusap kanina, tsaka kahapon nata, Europe, ano ba ngayon? The rabbit daw. Ang kinalaman na rabbit. Mga Chinese New Year kasi yan. Bandang February, March din yan. Mga yan eh. May mga ibang kalendaryo po na iba yung ano nila. Mga lunar. Anyway, bago tayo mag-dig deep dito, ano yung gusto natin pag-aralan at apply sa ating mga buhay, andito na rin tayo sa holiday. Tingnan natin, ano yung mga kayo na magsabi po? What constitutes worldly contemporary celebration? Ano yung meron? Tinga. Inuman. Kainan. Sayawan. Kantahan. Nasabi na ba yung kainan? Okay. Putungan. Tama po yun. Ano pa? Yung may kinalaman doon. Sa putukan. Kasiyahan. Gastos. Ayun, nakasama talaga yung kahit saan. Ano pa? Yung iba, yung ginawa natin kanina, sila pala. Ingay, di ba? Ang ingay po, may ano yan, meron yan kahit sa Bible, meron yan, nag-iingay. May time na mag-ingay, okay? Ano pa? Yung mga birthday lang, nagpapotok eh. Wala lang, gusunog ng pera. Ano pa? Wala na. So, ingay, kain, inom, bakasyon, relax yung iba. Yung iba naman, isipin mo na lang ang gagawa na nag-aayabangan, di ba? Nakalimutan niyo yun, ha? Punong-puno na emosyon pag ganyan, di ba? Diyan na lahat. Iba, kasiyahan, kahit hindi masaya, kunwari masaya, basta dapat meron. Kaya nga yung palabas, okay? Sa mga bata, yung palabas, parang ano lang, neutral lang sa kanila. Sa akin, negative na yung palabas. Labas eh, show. Palabas, kahit hindi masaya, masaya kunwari. Kahit wala ng pera, yung iba, ganun, nag-celebrate pa rin. Ano ba? Inuman, yun, kasiyahan. Ilagay natin yung inuman sa kainan. So, hindi ko nalista, sorry. Lista natin, may time naman tayo hanggang mamayang hapon. Palaro. Okay, kasiyahan. Dali ha, kain. Inom. Games. Kasiyahan. Oh. Joy, rejoice. Bakit kanina ay ingay, no? Ingay. Ano pa po? Pera, involved syempre lahat ang pera lagi. Gastos. Ano pa po? Gathering din. Yan, di ba? Gathering. Outing. Outing. May pera ka, sa labas yung gano'ng pen. Ano pa? Relax. Ano pa po? Lalo na bagit kanina? Puyat. Puyat. Nakaka-relate tayo dun ha. Doon ako hindi. Ibang pinagpuyatan ko eh. Puyat. Ano tayo dyan? Watching pat. Puyat. Ano pa? Kasiyahan. Oh, dyan na pa yung games. Kasiyahan. Kainan. Naglalabasa na yung mga kapastusan. Emotion. Okay. Ibang emotion tsaka kasalanan, no? Yabangan. Yan, tama yan. Di mo mawala yan. Ano pa? Sayaw. Sayaw, very good. Song, yan. Song and then dance. Ano pa po? So, yun na. Okay, yun. Medyo ano na yun sa ano, no? So, ang dinefine natin ngayon, yung what constitutes worldly contemporary celebration. Okay?
So, pero gusto kong pansinin nyo po, again, kanina nirelate natin yung holiday sa holiday. Ilan dito yung parang may resemblance sa feast ng Panginoon? Meron bang gathering? Meron. May kainan? Meron. Inuman? Ganun din, pero hindi alcoholic, of course. Dapat sa Panginoon, no? And then games and joy. Meron ba yun? Rejoicing? Meron din eh. Pero, hindi ko alam yung game. Wala. Walang malala. Pero may kasiyahan. Amen? Music, definitely. Diyan sa point natin yan, music. Dancing, siyempre iba yung dancing natin. At ingay. Meron ba nun? Meron yun, di ba? Kompleto yun sa instrument, di ba? Outing, relaxing. Walang pasok, di ba? And then, pera, siyempre, andun yun. Mag-aalaan ka dyan ng pera. Sabi dyan, thou shalt not appear to me empty. Lagi silang may offering doon. And then, watching and papuyan. Meron ba? Sa Israel. Meron? Passover, gabi yun, di ba? Hmm. And then, ayun na. So, yung emotions, iba, nag-iiyakan, nag-asayan. So, makikita nyo, again, ang gusto kong point dito, ang kalaban, ang tsaka sanlibutan, ginagaya lang ang Diyos. Pero yung original, madalas, yun ang tama. So, kaya unang point ko dito, sa introduction pa lang, tingnan natin muna yung meaning ng celebrate. Tingnan dito sa ating, ano may sabi ng celebrate? Kasi kung napansin nyo dati, natunan ko din eh. Ginaganap. Ano nga yun? Tama po. Tinagalog nyo lang. Pero, anong meaning talaga na celebrate? Ano yung sabihin yan? Kasi nabanggit natin last time yung, yun nga, what you believe you encourage. But be careful what you celebrate. Ibig sabihin yung celebration, pag-celebrate, iba yan. Ibang level yan. Amen? Kunwari, nautuwa ka sa kung ano, na nagdidiwang mo yung, ano man yan, ano. No, nabagsama natin last time, Pasko. Yung iba, may konting handa, iba, sobra. Yung iba, ipista pa, yung iba, kung ano ginagawa. Pero may isin yung celebrate, ha? To perform, wala, isang Catholic yun, eh. Pero ito talaga yung meaning, oh. To honor an occasion or holiday, especially by solemn ceremonies. Nagawa ba ng iba yon? Parang hindi na, di ba? Pero yan dapat. Pag sinabi celebrate, actually banal yan. Yan ang gusto mo makita ngayong araw. Mas makita nyo. So, kasi nga, ikaw ba naman ihinto ka ng trabaho mo para sa isang bagay na yan? So, hindi mo basta-basta yan. Gusto mo makita nyo ngayong umaga, no? At hapon mamaya. Kasi sabi dyan, you know, nandyan din. Solemn ceremonies or by refraining from ordinary business. Nakita nyo? So, ito yung ordinary, huwag muna yan. So, kasi meron kang i-highlight for this day. Or minsan, ba, oras lang, di ba? May birthday mo, celebration, ganitong oras. Ayan, okay. Then, to mark, iba na yan eh. Yun lang, mamarkahan mo lang ito, celebrate. Pero ang talagang celebrate yung set aside mo yun. And then, may i-honor ka, either yung araw. O, dito na tayo, Pastor. Ino-honor ba natin yung araw? Mare, ino-honor mo ba yung araw? Dapat? Ano ba yan sa araw? So, pero sa panahon natin ngayon, yes. Kaya nga, continuation to ng ating Christmas Wars. Kasi nga, ang araw, araw lang yun. Kaya sinabi rin sa Romans 14 nga, di ba? Yung iba, sabi, honor the day, yung iba, wag, okay lang yun. Sabi, ibig sabihin, hindi importante yun. So, either dalawa binanggit doon, di ba? Pagkain at yung araw. So, kung may nag-o-observe ng holiday, in-honor yung araw, ano ba yun? Makabuluhan ba yun? Yung tanong ko. Hindi. Obviously, may iba ngayon. Pag birthday ko na yun ni Rain, na pinahalaga natin si Rain, yung araw niya, ang pinahalagahan actually natin si Rain. Hindi yung araw. Pero ngayon, sa sobrang, ano na tayo sa, ang tawag dito? Nahilig na tayo sa mga holiday. Even araw ay, ano na. Ito ay araw ng saan, pag Heroes Day, syempre yung mga heroes. Ano ba yung mga mababaw na kine-celebrate? And even mga false religion nga, alam niyo yung Islam eh, dapat din natin sinaselebrate yan eh. Alamin muna natin na para saan ba yan, mag ginawa niya mga yan. Gagalangin ba natin yan?
Sa totoo lang. Ewan ko sa US, kung mayroon silang gano'n na rin. Hindi ko alam. Alam niyo ba? Wala pa. Dapat gano'n eh. Sa totoo lang. Sa Catholic. Ayun nga po. No? So sa bansa kasi natin, medyo dominante sila. But ang gusto ko lang sabihin, pag may dinesignate kang araw, ang ina-honor mo talaga yung nag-set niyan. Ayun, dahilan. Yung purpose. Okay? So pag Heroes Day, yung mga heroes. Eh nabanggit natin kanina, nang galing sa Diyos lahat yan. So dapat pala, anong ginagawa natin sa holiday? Ang Diyos ang sineselebrate natin. Kaya ang title ito, Celebrate the Lord. Tapos na. Uwi na tayo. Yun na po yun. So kaya gusto ko rin banggitin, kung may mga nagpapauso dyan ng ano-anong ano, yan po yung mga copycat. Alam nyo yung copycat? Ano yun? Ah, alam nyo pa rin ba yun? Kasi nung panahon ni na daddy yun eh. Meron dyan sumikat si Sharon. Tsaka si, patay na ba si ano, Cheryl? Patay na, no? Ewan, na-save ba yun? Sabi na yun, na-save doon. Anyway, yun yung may sin. Siya ganun. You're a trying hard copycat. So, ganun po yan. Kaya huwag kayong ma-impress sa holiday kung sino man yan. At yung even yung Baptist Day, sinasabi ko na sa inyo, kalokohan yan. Sabi ko na sa inyo lagi. At pinoward ko na po yung ano niya, Abante, di ba? So, para kasi naalala ko lang, musta may nag-review ako ng mga chat. Ayun, nakita ko. Sinerd ko sa inyo. So, yun na. So, this time, salamat sa Panginoon, siya palang original. So, dapat siya yung mataas. At yung mga copycat na yan, huwag nating sakyan. At, ganun din po yung baptism. Kaya hindi dapat ang sakyan. Na, ay, dapat makilala din kami. Kilala ka na ng Diyos, okay na yun. Mas maganda nga na hindi tayo nakikisaw-saw dyan. Para yung mga talaga naghahanap sa Diyos, kaya sila magiging baptism, inaral nila yung kunin tama, dito sila dinala ng Diyos. Hindi yung, ay, kasi nilegislate yan yan eh. Maganda siguro maging Baptist. Ay, social yung mga Baptist. Walang Iglesia Day, walang Catholic Day, may Baptist Day. Saan ka pa? Diba? So, baliktad po yan ang sinusubukan nila accomplish sa gusto natin accomplish dito sa church. Kaya again, sorry, ganun talaga eh. Nabanggit natin. So, holiday, ginaya sa Diyos. Kinumpara natin yung holiday nila, worldly contemporary celebration, hindi maganda. Isa-isa ulit natin yung kanilang kainan, sobra-sobra. So sa Feast of the Lord, talagang marami din pagkain. Pero hindi naman sobra. And then yung games, joy, okay? So naalala ko pa yung mga Christmas party namin ng bata, medyo at least malinis-linis pa eh. Pero nung mga nag-high school na kami, lalo sa trabaho, naku, pambihira. Mga bakla nagpapalaro dyan. Ano sa palagay niyong gagawin niya? Puro kabastusan yan. So again, kinocontrast natin ha. Ang celebration nila, pangit sa atin, maganda. Ingay. Kung nag-iingay man tayo, si Pastor, sumisigaw. Nagkakantahan tayo. Okay lang yun. May sense yun eh. Sila pag nag-ingay, putukan. Boom, boom. Nakatawa. Ngayon mga bata, okay lang yan kasi na. After ilang years, tapos makinggan mo yung sermon na ganito, hindi ka na rin gaganahan dyan. Amen? Kasi random ano lang yun eh. Sunog. Pollution pa. Tuwa ka doon. Eh, ang ganda eh. Dahil mga ito, yung mga display natin dito, mas magaganda pa eh ngayon. Okay? Eh, pero lalo na yung hindi nakikita ng mata. Yung pinag-uusapan natin lagi dito, spirit. Kaya lang dapat nating ay, ang ganda nun, yung preaching, ang ganda nun na-aral ko. Hindi yun sa mata lang. Yun dapat nating, okay. Tuloy natin. So, this time, ano yung mga characteristic ng worthy worldwide celebration? Okay? Yan na. So, hanggang ano lang tayo dito? Hanggang 2. Amaya na po yung hapon yung iba. So ngayon, para natin malalaman kung ano yung i-celebrate. Pastor, ibig sabihin, hindi na tayo mag-celebrate. Eh, KJ naman, wala tayo celebrate. Eh, kung gusto kong mag-celebrate, pera ko, ano ba yan? At birthday, hindi rin. Kasi sinabi hindi celebrate, ang sabi ko, with moderation. Okay? Importante sa'yo na masyado ka importante, selfish ka kasi, or kahit hindi masyado selfish, andun. O sige, magpabida ka dyan, ano.
Obviously, hindi, di ba? Hindi tayo. Okay na sa, lalo pamilya nyo, celebrate nyo yung mga anak nyo, salamat, bigi sa Panginoon. Pagdasal nyo, at yung iba, practice ng mga baptist, yung kumakanta. Bad, gusto mong kumanta? Iba, ganun. May bago, hindi mo di-display, pero, ay, paano, sabi sa James din, di ba? If any of you is merry, let him sing to the Lord. Tama ba yung, no? Merry ba yun, or nag-rejoice? Let him sing to the Lord. Malinis po yan. Okay, huwag ka lang masyadong guwapa-impress. Okay. Okay lang mag-celebrate kung ano yung tama. So, ngayon, aralan natin, ano ba yung mga maganda, okay, characteristics ko, worthy and worthwhile celebration. Sabihin, yung maayos, maganda, at talagang gagastusan natin kasi worthy pala yan eh. Yung iba, gumagastos sa paputok. Wala palang kwenta, nalaman natin. Yung iba, kung ano-ano man yan, kahit sa church, napakalaki ng pera nila maupunta lang sa kung ano man yan. Again, hindi ko kinikita sa iba kung pera nila yan. Sa kanila yan eh. Pero ako, na pagtanto ko, wala tayong flowers dito ba? Kasi naalala ko kasi may mga nag-aaway kasi sa akin. Kasi ang mahal. Alam mo, mahal yan eh. At may time pa na nag-usapan is volunteer tayo ha. Volunteer. Eh, iba naman, hindi naman nag-volunteer. Nasama na lang, napa-volunteer na siya, binolunteer siya. Eh magkano yan? Nasa 500 data yan, dito sa Maynila. Oh, isang Sunday kahit pa once a month. So, nagtatays na ako, ganyan. So, iba, nagkakaasaran. Gusto ko lang sabihin, yung pera natin, nilagay natin sa tamang bahay. Kaya ngayon, may flowers tayo dyan. Ayoko dito eh. Ganun lang sa gilid. Oh, yan. Tanim ko lang po yan, maganda, di ba? Libre. So, gusto lang sabihin, ano yung mga word? Kasi kayo na po bahala, bandang huli po, kayo na yung bahala anong celebrate sa buhay nyo, okay? Inaaral lang natin yung mga sinabi ng salita ng Diyos. And then, kayo na mag-apply sa buhay nyo, hindi ko kayo papakilaman. At ayoko din makialam. Pero alam natin, ano yung mga worthy? Number one, dapat andun po yung number one is recognize the Lord as all-powerful. Ayun, dyan tayo magisimula, dyan tayo magtatapos. Nakita niyo po yung, balik tayo sa ating kwento, no? Background pala muna kay Hezekiah. Si Hezekiah ay isa sa mga, sabihin nating, kasi po yung mga ibang nag-survey, sabi nila dalawa lang daw matinong hari. So, kasama po si Hezekiah doon. Kung gusto mong talagang pure na dalawa lang yan. Si Hezekiah and then si Josiah. Yun lang yun. Pero yung iba kasi medyo positive. Yung iba 50-50. Katulad ni Asa, maganda yung ginawa niya. Umpisa, bandang huli lang siya. Ano, Jehoshaphat, si Jehu. May positive siyang ginawa, may negative. Anyway, so dapat kilala niya si Gaya. Ano, survey niya na yung Bible. Sa top 2 at least eh. So nangyari kay si Gaya po, siya ay nagtiwala sa Diyos. Pero nung bandang huli, alam mo na, nagkasakit. At ang maganda sa kanya, sinabi sa kanya ng Diyos. So, sinong gusto ng ganun, di ba? Kasi at least mapaplanong mo yung buhay mo. Sabi dyan, the said the Lord, sa gitna po, no? So, nagkasakit siya, sinabi ngayon ni Isaiah, the prophet, galing sa Diyos, set thine house in order for thou shalt die and not live. Ganda kasi, mapagandaan mo. Kaya maganda dito po, dahil nga godly si Hezekiah, siya ay nag-pray at siya ay humingi. Actually, hindi mo nga mabasa dito humingi siya. Siya lang umiyak. At sabi niya, I beseech thee now, I have walked before thee. Alalahanin mo, Lord, yung ginawa ko sa katotohanan, yung tama ang attitude ko sa inyo, at ginawa ko yung tama at gusto nyo. Yun lang. So minsan, lesson dyan, minsan ang hirap kasing humingi sa Diyos. Dahil siya karapat-dapat din siya nagkakamali. Sinabi na mamatay kay. So anong gagawin mo pa? Pero maganda sa kanya, meron siyang boldness na ganun kasi talaga ang godly siya. So, ganun po tayo, mga bata. Kahit sino po sa atin na kayang humingi-hingi sa Diyos kung di ka naman karapat-dapat at wala namang karapat-dapat, sabi nila. Pero, meron. Huwag ginagawa mo talaga eh. Tulad niya, holiday na lang. Gilingkod ka pa sa Diyos. Okay? Ano pa? Ikakain mo na lang, pambibili mo na lang ng ano ba? Kung ano man yan, kaya mong bilhin. Kung ikaw lang, bibigay mo pa sa Panginoon. Ministry. Amen? Amen? So, yun ang maganda kasi dahil nag-mature ka sa pananampalataya. So, humingi siya, maganda, sabi dyan.
binigay po sa kanya ng Panginoon yun. Hindi po siya nag-presyo, hindi siya nag-talaga, sabi lang ng Diyos, basta 15 years. Mahaba po yun. Para sa matanda na, may sakit na. At tinaningan na. So, binigay sa kanya. And then, pinangakuhan pa siya ng ibang bagay, of course, eh kung mabubuhay ka, masalimuot naman yung buhay mo. Blessing ba yun? O, syempre, hindi. Ang maganda kay si Gaya, bukod sa ahaba ang buhay niya, isa sa mga ang concern kasi ng mga hari, hindi lang pagkain yung kanyang city o yung kanyang pinaghaharian, kingdom. Kaya pangako rin ng Diyos ay naging matiwasay ito. And then, yun na. Okay. Yun na po yung summary. Pero ngayon tingnan natin, yun na point number one nga natin, recognize the ruler is powerful. Yung iba po, ang problema, isa sa mga main problem ng tao pag hindi mananampalataya or mga mananampalataya pero mababaw pa. Hindi minsan natin na-realize yung mga tao na ang Diyos ay napakamakapangyarihan. As in, ano napansin nyo dyan? Hawak niya yung buhay, kalusugan natin. Kung gusto niya mamatay ngayon, patay ka. Kung next week, patay ka rin. Nakiusap niya ngayon, bigyan pa kita ng buhay. Sinong presidenteng may kaya niyan? Di ba? Kahit magikero. Wala! Yung iba dyan, parang kailan lang, oh, kahapon pala, namatay si Pope, di ba? Kailan si Pope? Si Pope Bene. Nasa impyerno na. So, ang tagal din ng buhay, no? Yun ang, minsan di maintindihan, eh. Pero, masalimuot ang buhay yun. Kaya nga, nag-resign daw yun, eh. Ano ko, sabi ni Pastor Bading daw, eh. Ano ko. Pero walang nag-resign na po, halos. Okay. Anyway, ano sasabihin? So, napaka makapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya tayo, may sakit na minsan, pinag-pray pa natin. Bakit? Kasi we recognize that God is very powerful. Kaya, ngayon, punta tayo sa ating celebration. Importante yan. Nabanggit natin kanina, si Baptist Day. Naku, makapangyarihan yun. Pero hindi yung tripong inakaingit ang dapat natin. Amen? Mga tunay na lingkod ng Diyos. Actually, nangatakot tayo para sa Kanya. At nililigaw niya pa iba. Paramdam yan. Ang tawag sa English yan is, kung tawag yan nagkakamali, tawag doon, virtue signaling matawag doon. Yan yung mga usong term yan eh. Ibig sabihin, hindi mo sinasabing makapangyarihan ka, pero, di ba? Yung iglesia ni Manalo, ganyan, sinaraduhan na. Nasa na naman ako doon. Eh kung nasa loob na ako, saka sinarado? Bubusin na ako sana ng malakas eh, kaso, hindi na, maya mo na. Tama ba naman yun? So hindi natin ginagawa dapat yan. Balik tayo sa Baptist Day, okay? Alam nyo, sanay na tayo tinitira yung iba. Hindi tayo Baptist dahil nakikisama lang tayo dahil kanya-kanyang grupo tayo. Hindi tayo ganyan. Tayo mga lingkod ng Diyos. Pakailan kung sino mga kapangyarihang Baptist na ano dyan. Kaya gusto kong malaman kasi, gusto kong sabihin, sa point number one, ang Diyos ang makapangyarihan. So kung mag-set man, for example, Muslim naging sikat dito sa Pilipinas, sinet nila yung ano man yung holiday nila. Nasaan ba tayo? Ma-impress ba tayo? Kung mali yung tinuturo nila, kung nililigaw nila yung tao. At yung pakialam dyan. Kaya ang gusto natin, kaya tayo mag-celebrate dapat ng tama, ang Diyos ang nag-establish niyan eh. Eh, wala naman yung iba. Hindi naman kinikilala yung Christmas eh. Eh, ako din eh. Kunwari na lang, kinikilala yung Resurrection Day na lang. Yan, ay sineselebrate natin dito, di ba? Pero ganun din. Ang ginawa natin pag Resurrection Day, preaching din, pag-aaral din. Konting kainan. Pasalamat sa Panginoon. Thanksgiving, okay din yan. Kaya tayo gusto natin at may gana tayo, andun yung excited tayo, dahil yung nagpaumpisa niya ng Diyos. Hindi kung sinong si Abante, binangalanan ko tuloy. Kasi ganun po yan, ano nangyari? Meron po silang celebration this January. Nag-i-invite sa Facebook, alam mo. Sila din ang may tataas dun eh. Abante Brothers. Kasi ano yan, gano'ng kalaki yung mga churches nila dun. Nakulto pala, sabi ni Brother James. Hindi ako nagsabi nun ha. Pero parang ganun eh. Natutuwa lang. Kahit si Gatchel yan, nakisaw-saw doon, hindi ko alam kung baptism or what. Ba't mo kailangan i-legislate ng Christianity unless hindi mo kinikilala ang Diyos? Bayaan mo ang Diyos! Ba't mo kailangan magkaroon ng Baptist Day? Kung siya nag-establish niya, binabastos ng iba,
tuloy ka lang sa Panginoon. At mamayang highlight natin mamaya, ang Panginoon dapat sineselebrate natin. Isabihin, hindi tayo tinatamad mag-church, mag-aaral na naman salita ng Diyos, ano mang bago dyan? Naku, pag ganun attitude mo, tingnan-tingnan mo na, may problema ka. Amen? Amen. Kasi dapat natin i-celebrate ang Panginoon at kanyang araw. Amen. At pwede mong gawin araw-araw yan. Sabihin ng iba, masyado na pag araw-araw, hindi na special. Hindi gawin mo special. Problema ba yun? Yan yung argument nung last week, di ba yung mga Christmas? Anyway, so number one, napakamakapangyarihan ng Diyos. Dapat maintindihan mo yun. Para mag-celebrate ka, excited ka, hindi ka lang, celebrate ako, sinabi ng boss ko eh. Eh ngayon, yung mga boss ngayon, celebrate ng mga bakla. Ano, patay ka. Eh kung mas makapangyarihan sa Diyos sa'yo, wala kang pakialam doon. Ano sabi mo? Eh may pananampalataya ako, sabi sa Bible, kadumal-dumal yan. Eh. Ngayon, kung hindi mo kailangan gawin yun, huwag mo nang gawin. Pag pinilit ka na lang, amen? Ayon sa bakuna. He holds life and death. O, bakuna na naman, di ba? Sinong buhay ngayon? Sino namamatay? According sa independent sources, ha? Minibilang nila, sinusundan nila yan, eh. Ang dami ng bakunado. O, sino na, ano? Sino namamatay ngayon? Ha? Nagpabakuna ka pa, namatay ka rin. Yung iba, mga pure blood, amen? Amen. Iba, di naman ka-amen. Okay lang yan. At least ngayon, kahit lang, pag may nakausap ako, wag na, at least, tutuloy nila yan, pero wag ka na magpa-booster, okay, pero paloko. Gusto ko sabihin, kung ang Diyos hawak na yung buhay, kalusugan mo, sa Kanya magtiwala. At pag ngayon, Sunday, ay, ito na naman, ha, marami sa pool ngayon, ha, nagkasakit ka ngayon. Pero kaya mo pang lumakad. Ha? Oh. Sinisip mo ka lang, hindi ka na mag-church, ano yun? Di mag, doon mo gamitin yung mask. Ewan ko, wala akong pakialam dyan, sipon, talagang ganun. Kung nasa Diyos, sa Diyos, nasa kamay ng Diyos lahat yan. Basahin mo sa 1 to 3, nagkasakit si Ezekiah, nag-pray lang siya. Banda sa 5, ano sabi John? Sabihin mo kay Ezekiah, nandinig ko, ang yung panalangin lang pala. Ano, ang tawag dito, dinagdagan siya ng 15 days, at this 15 years, sorry. Good night. Sabi dito sa, yung 10 to, yung banda dito po sa, to, sa 9 to onwards, ito po ay parang kasulatan lang ni record lang niya. Parang naalala siya ni Bukadisal, ganun din ginawa niya, di ba? Na-interpret ni Daniel, tapos bigla siya nagpahayag ng, article man yan or what. Pero sabi dito sa 10, ni-record po dito ano yung nangyari sa kanya. So hindi po ordinaryong sakit po. Siguro cancer na to, no? Sabi niya na, I said in the cutting of my days, ibig sabihin cutting of the day, mamatay na ako. I shall go to the gates of the grave. Mamatay na ako talaga. I am deprived of the residue of my years. Ibig sabihin, in-expect niya, katulad ni pag mayamang ka, malusog ka, hari ka pa. At least, mabubuhay siguro ako ng mga 90 years. Eh, 60 pa lang, mamamatay na siya. Ibig sabihin, again, yun ang pinag-usapan dito, mamamatay na siya. Okay? My age is departed. Okay, ano lang to, yung mga binasa natin kanina. Mamamatay na po siya. Pero, verse 6, sabi ng Panginoon, I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Syria. So, ikaw ay poproteksyon ko, bukod sa buhay mo, idadagdag ko. Kaya pala ng Diyos yun? Yes! Tandaan niyo po yan, para lalo, hindi kayo takot. Minsan kasi magkakaroon idea, iba sa atin ako, nag-ayala sa church lang naman ako, masaya, kain, uwi. Pero inaaral natin dito, matindi. Kung soul winner ka talaga, anong risk ang niriris mo? Trabaho mo, buhay mo, minsan. Pag nabuisit sa'yo yung mga yan, last time, may witness na tayong Muslim. Pag nalaman ng tatay, paano? Sige nga. Pero kung alam mo, nasa kamay ng Diyos, yung buhay mo, yung kalusugan mo, makakapag-celebrate ka ng buhay mo. Amen? Mag nag-aaral tayo ngayon, talagang excited ka, hindi ka tulad ng iba na kailangan mong, oh, tayo magsaya! Dumisan, yung trabaho ng song leader, ang hirap, no? Hindi ko na masyadong naranasan ng matagal yun eh. Pero dito lang ngayon, ang hirap. Iba, nakamalungkot. Kailangan natin magsaya. Yun ang dapat. Pero iba,
kailangan bang turuan. Okay? So, nakakalungkot pero part ng buhay natin yan. So, again, apart ng ating sermon today, ang Diyos ay makapangyarihan, huwag kang makall niyan. Eh, sabi sa akin, call niya naman yung church eh. Sa kanya yun, hindi niya naitindihan eh. Kung ligtas ka, inuproteksyon ka ng Diyos, we have all the reason to celebrate. Amen? At tama. So again, number one lang. Tapusin ko na to. Number one, ang celebration, a worthy at worthwhile celebration. Pwede mong gastos ang anong kailangan mo. Diba, yun ba, pag malayo ka sa church, punta ka pa doon, gas, kung ano man niya, gising ng maaga. Worthwhile to. Dahil ang Panginoon, para sa Panginoon to. Hindi to para kung kaninong grupo ng tao na gusto may please. Amen? Amen. Number two, tapos yan dito sa verse 9. Nabanggit ko kanina po, simula verse 9, sinulat ni Hezekiah. Sino dito may, ano, may kanta sinulat para sa inyo? Di ba, man? Yung mga libro, this is dedicated to ganyan-ganyan. My loving wife, mga ganyan, di ba? Dinededicate yung libro, yung kanta, di ba? Dinededicate yan. Bakit? Ang gano'ng aganda yung lyrics yan, ikaw yung nasa isip ko, na-compose ko yan, ganyan-ganyan, di ba? Ganun po tayo minsan, ganun din, yung mga ito, may putanting tao. Nabagit ko rin si Nebuchadnezzar, ilang beses ang ginawa yun. Ngayon, si Hezekiah, ganun din naman. Binuhay mo, mamatay ka na, binuhay ka pa, binigyan ka pa ng buhay. Kaya, ang point ko lang po dito, nabasa natin kanina to, yung mga worthy celebration, ano, alam nyo ano, karakteristik niya, bukod sa nire-recognize ang Diyos, ang pinakadakila sa lahat, powerful, pangalawa, ano yung alam nyong documented na mga kasiyahan? Kaya balik tayo last week, December 25, documented ba yan? Sila nga magkasabi, hindi naman eh. Hindi naman natin alam na December 25 yan eh. Alam nyo ba, nakita natin sa Leviticus 23 kanina, inisa-isa ng Diyos, ganitong araw, ganitong gagawin nyo, ganito yung huwag nyong gagawin. Kasi importante nga, at para lahat mag-participate. Hindi ka tulad ng kay Ninoy Aquino nga. Kasi nga iba, ayaw dyan. Politika lang yan eh. So nangyayari, bastusan na. Kaya sa Sunday, pag tayo nag-mimit dito, ayaw natin ng bastusan, di ba? So simple lang naman tayo dito. Yung iba, konting kantahan, mapuri ang Diyos, salamat. Maganda yan. Pero lalo na pag nag-aaral tayo, alam niyo ba ang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga feast, dinocument niya, anong buwan, anong araw, anong gagawin, anong hindi gagawin, ganitong gagawin nyo. Kaya point number two po, ang karakteris ng worthy wild celebration, worthwhile or worthy, is documented. Ganun lang. He put it into writing. Ganyan po, lahat ng batas, nilalagay po yan kasi importante. At i-approve, ilang proseso yan, kasi importante. Kaya ngayon, yung mga sinisingit-singit nila dyan na mga, ngayon, independence day, okay, nasakyan na natin yan. Kahit paano, we recognize, maganda na rin, mayroon tayong independent state, di ba? Ano pa? Pero yung mga hindi documented, Christmas, tapo na yan. Ngayon, yung Resurrection Day, documented yun. Kasabay po yun ng ano eh, di ba? Alam nyo yung pagkakasunod-sunod dyan sa kalendaryo. Hindi man April, March yan. Passover, ano din yun eh. Season yun eh. So, yan ay documented eh. Amen ba? Amen. Eh, yung Baptist Day, paano yan? Wala lang din yun. Tsaka una, hindi yung public holiday, una, hindi yung non-working day. Paano lang nila yun? Pa-effect nyo. Sila-sila lang mag-ano, magbobolahan lang sila doon. Biruin mo, may Baptist Day na. Nag-ano na lang sila doon. Ayoko makisaw-saw doon eh. At yung mga kilala ko din, wala, so far, wala akong nakilalang gano'n kasi nga alam na nila eh. Tinira ko yun eh. Ayoko rin makisigsig doon kasi punong-puno na lang sila. Okay, doon muna tayo mamayang hapon po. Again, pinag-usapan natin mga celebrations. So, salamat, birthday daw ni Kuya Jun ngayon. Celebrate natin tama lang. Diba? At least pag-pray natin at kilalanin natin. Pasalamat tayo sa buhay. Ngayon, ay gamitin natin yung buhay natin sa maayos. Kasi pag ang Panginoon ang pinasalapatan mo sa buhay mo, may hiya ka namang, di ba, alam mo na, ang gagawin mo next year ulit, walang kwenta na naman yung gagawin ko, birthday ko na naman, kunwari mag-pray. So, di ba, huwag mong sayangin.
katulad ng ginagawa ng iba ngayon. Karamihan, kung kailan, label day. Anong ginagawa dapat label day? Walang pabaho, di ba? Anyway, naisip ko lang kasi label day, pabaho yun eh. Alam ginagawa sa mga holiday ngayon, lahat ng walang kwenta-kwenta yun ang ginagawa. Diba? Hindi tayo ganun. Eh, pastor, ikaw, no? Hindi rin tayo nagkatrabaho eh. Kaya nag-aaral tayo. Diba? Kaya makikinig lagi ha. Natututo ba? Namayang hapon, tuloy pa natin. Mayroon tayong 3 points. Kaya sana pagkatapos natin today, wala tayong magkasabi sa akin, pastor, ano yan? Kung AJ na, wala tayong celebration. Ha? Hindi mo panitindihan? Anong wala? Every Sunday. Gusto mo araw-araw. Nag-pitch ka ng salita ng Diyos. Celebrate. Sineselebrate mo. Ano sabi kanina ang celebrate? Honor. Huwag mong baguhin yung word dahil sa maling ginawa ng iba. Eh, nagiinom sila para tayo mag-celebrate. Sa kanila yun eh. Iniiba nila yung, hindi na, sino ino-honor pag nagiinom ka? Wala. Yung may birthday, isa ka pa, mauuna kayo, mababawasan ka ng birthday, kakainom mo. Sa totoo lang. Baliktad. So tayo, hindi tayo ganun. Mamayang hapon, tuloy po natin. Characteristics of verbal celebration. Bandang huli ang Panginoon ang ating celebrate. Basahin ko na rin yung next ano, praise correctly done. Yun yun. Dapat tama and then confirmed by the Lord and then miraculous and yet practical. May kita sa buhay ni Hezekiah. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po Lord sa inyong masalita, Panginoon, na again, covered po lahat ng mga importanteng bagay. Kami po ay nagaling sa mga holidays but I pray na maintindihan namin para ito saan at ang maling paggamit niya at yung tama naman ang aming i-apply sa aming buhay. Yung hindi tama, Panginoon, iwasan namin. Though hindi po kami dito dogmatic kasi nga po ay mga bagay, Panginoon, na iba naman ay talagang reality sa aming bansa, sa aming region. But I pray as we know you, nagkikilala ka namin, inaalam namin yung the best na practice na gawin namin dapat namin, apply namin sa aming buhay. Pagkagastusan, paghandaan, Panginoon, ano yung mga paggandaan at i-devote ang aming oras, Panginoon, at isip, Panginoon, puso. Kailangan po, Lord, as we continue mamaya kayo pong malulati and then yung aming kakailin ngayon, salamat po, Lord, sa birthday din, Panginoon. Araban ni Kuya June, Panginoon, ay salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Dinali niya kanyang pamilya dito, nawa siya po yung maging inspiration sa kanyang mga pamilya. Ganun din sa amin, Panginoon, bawat isa dito. Siya po'y ganapin niya ang kanyang kalooban sa kanya. From here, from now, Panginoon, as siya naman po nagsabi, siya maglilingkod sa inyo. Tuparin niya po to Lord, according to your will. Samahan niyo po, Lord, siya sa mga panahon mahirap, di madali, magsubok, Panginoon, siya'y nasusubok sa labat sa loob sa kanyang pamilya. I pray na magpalaan niyo bawat isa. Mas basa niyo mga kainin namin. Salamat po dito. Pagtuloy niyo provision, Panginoon, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.